Hello! Welcome back! Isa akong teacher, nakapag-asawa ng teacher, may tatlong anak, may sariling bahay, may sasakyan, may katulong, at nagkaroon din kami ng life insurance. So, at the age of 32, masasabi ko na masaya at kontento na ako sa buhay naming mag-asawa. Minsan may nag-retire na kasamahan naming teacher. Doon ako nagkaroon ng pagkakataon na malaman kung magkano yung retirement benefit na matatanggap namin. Ang computation ay kung ano yung number of years of service times your current salary. If I will be retiring at the age of 55, I will have like around 35 years in service times assuming that I will have 50,000 salary at the age of 55. So that will be like 50,000 times 35. And that will give me like around 1,750,000. Now, is that enough? So sa video na to ay pag-uusapan natin kung ano ang retirement planning at bakit kinakailangan nating magplano. Pag narinig natin yung salitang retirement planning, iniisip natin ito'y para lang doon sa mga taong malapit na mag-retire. Pero actually hindi. Mas magandang malaman to ng maraming tao, lalo na yung mga taong nag-uumpisa pa lang sa buhay o di kaya ay may pagkakataon pang magplano. Retirement planning according to a financial advisor, Julia Kagan, on her article dated January 2020, refers to strategies of investing, saving, and ultimately distribution of wealth or money to stay in oneself during retirement. What strategies can we make as a teacher or an OFW? Or what can I do right now so that I can secure my retirement? What can you do without leaving your source of active income at the same time you're preparing for your retirement? Besides those benefits that we can get from our employer. So in this series of videos that I am planning to make, we'll discuss some of my strategies. I hope that you guys can learn from my strategies that I made for myself. Now, why do we need to plan or strategize for our retirement? What are the reasons? Okay, number one, we cannot work forever. At the age of 50, dito na tayo mag-uumpisa magdumaing na gusto ko nang mag-retire kasi nakakapagod. Madali nang mapagod yung katawan natin. Second, future may have more financial obstacles. Maybe some of you might think, during the time, lahat na, bayad na yung bahay, wala na akong masyadong gastusin, sarili na lang namin iintindihin, yung mga anak namin nakatapos na. So, I think wala nang masyadong gastusin. But who knows, right? Like, for example, yung pagkakasakit, o di kaya ay yung immediate family members natin nangangailangan ng tulong, o nagkasakit, so kailangan natin tulungan, or na demanda tayo at kailangan nating mag-gastos. So, we really don't know. Third, relying on SS pension or retirement benefit is too risky, right? Because, number one, inflation, right? Yung marireceive natin ay napakaliit na lang ng halaga by the time na mag-retire tayo. Kasi gawa ng inflation. Yung iniisip nating retirement benefit na inaakala natin napakalaki pa kapagdating ng araw ay parang napakaliit na lang at hindi na sapat sa atin mismo na magre-retire. Fourth reason why we need to plan is it is unfair to depend upon your family. Dahil, for example, yung mga anak natin, sila mismo ay mag-iisip din ng kanilang retirement plan. Mag-iipon din sila sa kanilang pagtanda. Kung tayo magdidepende sa kanila, baka hindi na rin sila makapag-ipon para sa kanilang retirement. At hindi natin alam na maaaring sila rin mismo, yung mga anak natin, yung family natin ay magkaroon ng financial obstacle in the future. Now, sa kabilang banda, the fifth reason why we need to plan is if we have enough money, we can help our family if they encounter financial obstacle. Mas masarap yung pakiramdam na ikaw yung tumutulong sa kanila kumpara doon sa ikaw ay tinutulungan ng family members mo sa iyong pagtanda. Another reason why you need to plan is that
time is important, time is gold. A lot of people are not planning and then all of a sudden magre-retire na sila and then hindi pala enough yung kanilang resources or yung kanilang pera. So, wala nang time. Would you still go back to work? I don't think so. Napakahirap na, no? Na matanda ka na ay mag-work ka pa o babalik ka pa sa trabaho. A lot of people are not risking their retirement benefit for business. But if you start early, kahit matalo ka sa business o kahit malugi ka, bata ka pa, marirecover mo pa yung natalo mo. So, mas maganda talagang mag-start early. And the last one, of course, is paano mo mapupuntahan yung mga lugar na hindi mo pa napupuntahan kung wala kang enough fund. So, hindi mo naiisipin pang mamasyal or gastusin yung pera sa pamamasyal. So, those are the reason why you need to plan. In the next video, I would like to share to you my strategy, especially for those who are OFW, for those who do not want to leave their job, right, and continue their work, but at the same time, preparing for your retirement. Okay? See you in the next video.